Naman akong nalalaman, guys. Bakit ba yung mga ibang company hindi nila tatanggapin yung mga nag-a-apply sa kanila kapag nalaman nila na galing sa kompetensya nila yung taong nag-a-apply? So, bakit nila dinadamay yung mga tao sa mga away nila o kompetensya nila sa business, ang mga taong mga inosente na kailangan ng trabaho, may wala namang ginagawang masama sa kanila? Para silang mga bata, parang mga batang nag-aaway na mga matatanda naman sana. So umiiral pa rin yung mga makikitid na utak, maduduming utak. So kaysa tulungan nila yung taong nangailangan ng tulong o nangailangan ng trabaho. Ay, pag umaman ako, kailangan ang iha-hire ko yung mga taong totoong nangailangan ng trabaho. Ang iha-hire ko yung taong totoong maganda ang puso. It doesn't matter kung hindi sila nakapag-aral. Matutunan naman lahat eh. Hindi naman lahat ng posisyon sa company kailangan ng may natapos. E minsan nga, kung sino pa yung mga natatapos ang iyabang pa, mapagmata pa sa mga taong walang pinag-aralan. Minsan nga, may narinig ako, isang ano, trabahante na, bakit tayo makikinig sa kanya, wala naman yung pinag-aralan eh. Di ba? Kita mo yung ugaling ganun. At ito pa guys, yung iba kong nalaman sa mga ibang company, hindi naman siguro lahat. Kasi na-experience ko naman, di ko naman ginaganon eh. Alam mo yung walang nagrekomenda sa'yo, hindi ka makapasok sa company na yan. Guys, bakit pa kailangan ng ganun? Bakit pa kailangan na may madamay ang example nagkamali yung trabahante? Ba't kailangan pang may idamay? Eh kung nagkamali, meron naman yung first offense, first second offense. Eh kung talagang hindi nagbabago yung tao, madali lang mo lang tanggalin yun eh. Bakit pa kailangan ng rekomenda na yan? Na pwede namang, ano, direct to the point na lang. Kasi may mga rule naman ang company eh. Bakit kailangan pa ng ano, recommend? Diba? So, minsan, what's the point na mag-aral ka ng 4 years course tapos hindi ka makapasok sa company na yun kasi wala kang kilala doon na regular o mag-recommenda sa'yo? Paano ka nga kung galing ka sa bundok? Ang trabaho mo ay first time ka mag-apply dyan, wala kayong kakilala dahil sa sobrang hirap nyo sa buhay, wala kang kilala na nagtatrabaho sa mga mall. Imposible naman na lahat ng tao may kakilalang magtrabaho sa mall na regular. Imposible yan guys, kaya kalukuhan eh. Ayaw ko yung ganyan. Kaya nga itong Pilipinas eh. Pilipinas is maka-Diyos, palasimba, pero my God, isa sa pinakamahirap na country sa buong mundo. Kasi, sabi ng ano, pariner, always go to church but always bad attitude. So yun yon, mga judgmental, mapagmata, alam mo yung mga ganun. Hindi pa nga nasubukan yung tao, hinusgahan na. Diba? Kaya hindi masinso ang Pilipinas eh, dahil sa sobrang sama ng ugali ng mga tao. Alam mo yun, sa totoo lang, 95% talagang nakakatakot yung ugali. Kaya ano, kahit anong gawin, ang Pilipinas lubog pa rin sa utang. Kasi dahil lang din yan sa tao lang din at sa mga nasa taas.